Oh, hi guys. Kamusta kayo? Ito, meron akong new tutorial video na ginawa ko dahil para let's say kung may mga anak kayo o pamangkin o pinsan na they're willing to learn how to cut names, you know, cut out letters. Actually, ito madali lang naman siya eh. Hindi naman siya ganun kahirap dahil tsaka lalo na pag lagi kayong nagpa-practice, pag sinasabihan nyo yung gusto nyo turuan o kayo mismo na mag-cut ng letters. Kasi someone asked me about this, about this art. Medyo matagal ko na rin siyang ginagawa. So kaya hindi na ako gumagamit ng rulers o pencil, kaya talaga ay cut it directly sa paper. Actually, medyo makapal siyang paper like cartolina. So, this one is a hard paper that, na kinakat ko. So, eto, nandito na ako sa pagkakat ng letter S. This one is quite hard, pagkat out ng S, letter S. Yeah. And when it comes sa pagkakat, actually by practice lang naman talaga. Talagang kailangan na mag-practice palagi. So, at kasi kailangan kasi pag nag-cut yung talagang kailangan diretso, right? Perfect kang pagkakat. I'm not saying perfect, pero sana makuha ng diretsong-diretso yung pagkakaan niya. So, pag sa una, isasuggest ko sa mga anak nyo guys, maganda mag-cut sa paper muna, sa papel lang, cheaper, any paper, ganun yung manipis lang para yung ganun ba. Kasi actually, this is fun art, ang pagka-cut out ng letters. Actually, I have lots of design on this one, all kinds of different kind of letterings to na kaya ko siyang makat. So, inaano ko ito, sinasample ko itong pag-cut ng name ko na TIMSAL777. Dahil, yung easier lang siya i-cut. It's for the size of 1.5 inch and by 1.25 inch ang size. So, yung ganun. So, kung titignan na madali lang, pero so, sabi ko nga, kailangan talagang i-practice. So, right now, natapos ko na siyang pag-cut. So, dinidikit ko na siya sa, gumagamit ako ng white glue. Yun, dinidikit ko siya sa black paper din na pinaka gagamitin kong shadow niya. So, ang shadow niya guys, kung makikita nyo later on, yung quarter inch ang ginawa ko sa baba, sa bottom, at sa top, mga 1/8 ang thickness ng shadow. So, ayun, eto nga, dinidikit ko na siya para ay ang pinaka-ano ko, pinaka-reference ko na, ano ba, yung sa bottom, kasi diretso yung papel. So, ganun. So, ayan, matatapos na yung 777 na pagdidikit. So, ito now, I'm cutting the paper now. Ayun, dun na, para magkaroon siya ng design na yung pinaka-shadow niya. So, may mga konting trick din, guys. Yun nga, sa pagka-cut, kailangan talaga na, kung maaari, yung halos pantay na pantay yung pagka-cut at saka yung shadow niya, halos parehas na parehas. Para talagang, ano. So, kaya nga, guys, kung sa ano, kung may katanungan pa kayo, comment below lang, at kung willing na sagutin kung halimbawa ay kung gusto niyo magkaroon ng tutorial about sa pagka-cut out ng letterings, kasi this is a good art too. Talagang kasi actually naging ano ko rin to eh, business ko to long time ago, na talagang I sold lots of names na cut out letterings in rainbow colors too, kaya and then baka probably next time I will do those designs too. So guys, thank you for watching my video, and sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, paki-click lang yung subscribe button dyan, at comment below, at click the likes button too. And thank you very much guys for watching my video. I hope you enjoy and have fun cut out letterings. Thank you guys, bye now.